Buong detalye sa wedding ni Carlo Aquino at Charlie Dizon. Dalawang magkasunod na okasyon ang nagbigay ng saya sa puso ng aktres na si Charlie Dizon. Noong June 8, 2024 kasi, ay naparangalan siya sa kanyang kauna-unahang Gawad Urian Best Actress Award para sa pelikulang Third World Romance. Nang sumunod na araw naman, June 9, 2024, ay naging ganap na siyang Mrs. Aquino dahil ginawa na ang pag-iisang dibdib nila ng aktor na si Carlo Aquino sa isang secret and intimate wedding ceremony sa isang private resort sa Silang, Cavite. Star-studded ang naging seremonyang ito na dinaluhan ng mga malalapit nilang mga kaibigan at kapamilya sa loob at labas ng industriya. Ang kapamilya star na si Sue Ramirez ang tumayo bilang maid of honor ni Charlie, samantalang si Nabel Mariano at Kayla Estrada naman ang mga kasama bilang bridesmaids. Ang mga aktor na sina Ketchup Eusebio at Ramon Bautista ang naging groomsmen naman ni Carlo. Si Elise Hosson ang veil bearer, si Alexa Ilacad naman sa cord, at si Loisa Andalio ang nagsilbing candle bearer. Ang mga nakasama sa kanyang entourage ay nakasama niya sa teleseryeng Viral Scandal, Pirapirasong Paraiso, A Soldier's Heart at pelikulang Four Sisters Before the Wedding. Tumayo naman bilang principal sponsors nila ay sina ABS-CBN Chief Executive Officer and President Carlo Katigbak, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, ABS-CBN Board of Directors Member Charo Santos Concho, Maricel Soriano, Olivia Lamasan, Vilma Santos Recto, Veronique Del Rosario Corpus ng Viva, Star Magic Head Laurenti Jogi, Senator Bong Revilla, Cavite 2nd District Congresswoman Lani Mercado at Beautyderm CEO Rhea Tan. Suot ni Charlie ang simple, ngunit eleganteng bridal gown na gawa ni Steph Tan, na may flower design at inayusan naman siya ng makeup artist na si Marben Talanay. Ang isinuot naman niya para sa reception ay body-hugging corset gown encrusted with crystals. Inayos naman ng event stylist na si Dave Sandoval ang venue at sinabing pinili ng aktres ang blush pink at iba pang mga pastel colors para sa aisle decoration ng kanilang wedding. Aniya sa kanyang IG post, "We crafted a romantic indoor garden for Carlo and Charlie's nuptials with a mirrored walk, symmetrical lines and floral accents in the bride's favorite color of blush pink and other pastels." Tumulong ang Ange Almeda event sa pagpaplano ng kanilang kasal. Notion in Motion para sa videography. Always in Motion Live para sa LED visuals. Black Box Audio Systems para sa lights and sounds. Privé by Ilos para sa catering. At Honey Glazed Cakes para sa kanilang wedding cake. At si Karen Kabuhat naman ang kanilang naging events host. Ibinahagi rin ni Mio Okamoto Photography ang ilan sa mga classic portraits ni na Carlo at Charlie sa kanilang kasal. Ang event hashtag na Kaloykohan ni April ang ginamit nila para sa kasal ni na Carlo at Charlie, na ang real name ay April Rose. Nariyan din ang isa pang hashtag na Carlosot kay April. Hindi naging maingay ang usapin tungkol sa kanilang pagpapakasal, pero may ilang mga reporters ang naglabas ng kanilang hula na magaganap ang kasalang Carlo at Charlie noong weekend. Noong Linggo rin ng umaga, nag-post si Carlo ng tila prenup photo nila ni Charlie at nilagyan niya ito ng caption na, "Unti-unti nating gagapangin ang buhay ng nakatawa." Sinagot naman ito ni Charlie ng "I love you" sa comment section. Noong February kasi ay napabalitang engaged na ang dalawa matapos makitang may suot si Charlie na tila engagement ring sa isang litrato na ipinost niya sa kanyang social media. Pero naging tikom ang bibig nilang dalawa sa balitang malapit na silang magpakasal. Gayunpaman, sa kaparehong buwan, sinabi ni Carlo na naniniwala siyang si Charlie na ang the one para sa kanya, pero wala pa silang plano para sa kanilang kasal. Isang araw bago ganapin ang big day nila ni Carlo, narinig mula sa speech ng 47th Gawad Urian Best Actress na si Charlie ang mensahe nito para sa kanyang pagkapanalo. Aniya, "Kung di nyo lang alam, sobrang gandang regalo ito sa akin ngayon. Forever grateful. Before, gusto ko lang, I just wanted to be part of the industry. Hindi ko din inakalang mamahalin ko ang pag-arte ng sobra-sobra. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. My family in the US is also here now, so this is also a present for them.
Hindi naman natunugan na ang pagdating ng kanyang pamilya mula USA ay senyales na kinabukasan ay kasal na niya. Gayunpaman, naging maganda ang execution ng nasabing okasyon at naramdaman ang solemnity ng selebrasyon. Best gift na maituturing ni Charlie ang kanyang pagkapanalo, pangalawa na lang sa pagpapakasal niya sa kanyang minamahal. Dagdag pa niya, marami pang dapat abangan sa kanyang karera at hindi siya mawawala sa limelight. Ibinabahagi rin niya ang tagumpay sa lahat ng bumubuo ng third world romance. Kabilang na rito si Carlo, na itinuturing niyang kanyang lucky charm. "The work was easier because I was starring alongside him. As in, he would choose that I would be more comfortable over him. I'm so grateful it was with him." Dahil dito, nais din niyang magpatuloy na gumawa ng makabuluhan at makahulugang proyekto sa hinaharap. "I pray to be able to do projects that have a good message. I want to go back to them when I am older and be reminded that the story had messages that could influence other people." Matatandaan na ilang buwan matapos isa publiko ni Trina Candaza ang kanilang hiwalayan ng ex na si Carlo, lumabas ang balitang nagkakamabutihan naman ang aktor at si Charlie. Pinag-usapan ito sa social media at naging laman ng mga balita online dahil nakita sina Carlo at Charlie na magkasama noon sa isang restaurant sa La Union. Inamin naman ni Charlie na magkaiba silang dalawa ni Carlo dahil siya ay madaldal samantalang tahimik naman si Carlo. Naniniwala siya na dahil magkaiba silang dalawa ng ugali, nagkaroon sila ng balance at nag-click. Nagsimula lang din naman ang lahat noong makabalik sila ng Pilipinas sa pagtatapos ng Star Magic US Tour noong August 2022. Magkasama nilang ginawa ang pelikulang Third World Romance na noong una ay may working title na Love on a Budget. At sa panayam sa aktor pagkatapos ng press conference, sinabi ni Carlo na nasa getting to know stage na sila ni Charlie. Kinikilala niya ng mabuti si Charlie at very positive naman daw ang naging pagpasok ng aktres sa kanyang buhay. "Let's leave it like that, kasi usually pag may lumalabas may mga naninira." Nabanggit niya na mahalagang tao si Charlie sa kanyang buhay at nakiusap na bigyan silang dalawa ng respeto sa tinatahak ng kanilang puso. Kung inyo rin maaalala, pinilit gawing pribado ni Carlo at Charlie ang kanilang relasyon kahit sila ay malaking pangalan sa showbiz industry. Noong nasa promo si Charlie ng kanyang bagong serya na Pirapirasong Paraiso, doon lamang niya inamin sa publiko na boyfriend na niya at may relasyon na silang dalawa ni Carlo Aquino. Para naman kay Carlo, naramdaman niya na handa na siyang lumagay sa tahimik simula noong magkasama sila ni Charlie at maging mag-boyfriend-girlfriend. Sinabi rin niya na emotionally and financially prepared na siya para rito. Iyon nga lang, kahit kaliwat kanan ang mga tanong kung ikakasal na sila ngayong 2024, mariin pa rin nilang itinatanggi ang tungkol dito. Mahirap man para sa kanilang mga artista ang magtago ng sikreto, nagawa naman nila ito at mahusay na naitago ang mga detalye ng kanilang espesyal na araw. Mula sa amin sa Showbiz Philippines, congratulations to the newlywed couple, Mr. and Mrs. Carlo and Charlie Aquino. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.